Bumili ako ng panliha, 240. Para medyo pino. Tagal na yung last time nalinis ko to. So, babaklasin natin to ngayon. Pwedeng tanggalin yung gulong kahit naka-handbrake. Ito na. Natanggal ko na yung handbrake. So yan, gumagalaw na siya. Ito, may nakita kong tornilo kasi nga tinesting ko yung kahoy sa kamartilyo kanina. Hindi siya gumagana. So, masyado siya nakadikit. Nakakita ako ng bolt na 14mm. So, tatry natin. Actually, ito yung tamang pang-alis, pantanggal. Kaya lang, isa lang yung mayroon ako available. Ating kagagala. Ayan, umaalsa siya. Ito naman sa kabila. At pagkatapos siguro nito, baka pwede na siyang umalsa. Hirap pa. Ang dumi na. Pero makapal pa rin. Yun nga lang, madumi na siya masyado. And then ito. Marami siyang dumi, oh. And then ito naman, marami siyang dumi. So makinis pa rin, flat na flat. Medyo madumi siya. Pero gamitan natin ng easy clean braking parts. Nabili ko to sa Petron. Gamit tayo ng brush. Makakaubos ako ng marami nito. Kahit pala i-brush ko na lang. Konting kuskus.
para mahugasan. Kinalawang na. Tapos liha natin ng konti itong part na to. Parang itong ibabaw lang yata yung napupudpud. Ito hindi masyadong nagagalaw. Tapos, punasan ko rin. Madali pala itong matuyo. Ayan, malinis na. Parang wala nga masyado nagbago. Hindi siya napudpud ng todo. Baka hindi mo na ako mag-adjust kasi parehas pa rin yung bilang nung click ko doon sa handbrake. Niliha ko ng konti. So far, okay pa naman. Yung spring. Yung sa kabila, okay pa rin naman. So, ikakabit ko na to. Nag-decide pala ako na hindi ko muna palitan yung preno sa unahan. Kasi totoo nga, mas matibay pa rin yung stock. Medyo manipis na siya, pero mas matibay pa rin yung original. Napakamahal yun sa kasa, nasa 9,000. Yung original na brake pad sa front. Pagkakatiwalaan ko muna itong preno ko sa unahan. Brake cleaning lang ginawa natin ngayon. Sa harap at saka dito sa likod. Brake cleaning lang talaga. 153,000 na yung mileage ko. And hindi naman talaga ako mabigat ang paa ko sa preno. Kaya makasave pa rin tayo. So makakarating pa ito ng Mindanao. At yung brake pad natin doon. Okay, malinis na. So, yung pagkabit nito, medyo masikipang ha. Medyo masikip pa siyang ipasok. Ibig sabihin nun, hindi natin kailangang i-adjust yung preno pa kasi nadikit pa siya. Kasi pag in-adjust mo yan, baka hindi mo na ito maipasok itong drum brake. Ito. Kaya pinukpo ko na lang. Sip ba? Thank you.
ang nagustuhan ko lang sa Navara, yung hindi naman talaga siya magastos kung tama lang yung pagmamaneho. Meron siyang point na pwede mo siyang tipidin, like the preno, mga tire rod. Never pa ako nagpalit ng tire rod. Steering belt ko hindi pa napapalitan, saka yung drive belt hindi pa din. Ito yung sasakyan na hindi ka masyadong matutukan sa mga bayaring or guest using repair. Kaya happy, nakakatuwa, nakakatuwa. So yun lang ang ating unang video ngayon. Ito ay preparation for Mindanao Beach. So for na-check natin, okay pa yung brake niya, brake pad makapal pa. Tapos natin yung brake cleaning, which is good. And then para malinis yung braking system natin sa likod. So, ingat tayo mga kapatid. Kita-kits at shoutout sa mga mahingit ko sa Mindanao look natin. I'm looking forward to meet you guys, mga kapatid.